Nagulat ang maraming tagahanga at followers ng isang sikat na TV host actress dahil sa ipinost nito sa kanyang Instagram account patungkol sa kanyang nararanasang karamdaman. Nagkaroon ng mastitis ang nasabing beauty queen, TV host at actress. Yan ang laman ng ating pag-uusapan ngayon. Maligayang pagbabalik sa aking channel. Ako nga pala si Cherry at ito ang Viral Trends. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bad as... Nagka-problema sa kanyang dibdib ang dating beauty queen at TV host na si Miriam Kembao Roberto matapos itong masiko ng kanyang anak na si Elijah. Ibinahagi niya sa kanyang Instagram account ang tungkol sa kanyang mastitis, a condition where the breasts become inflamed due to plugged ducts ayon sa isang health website. Nagpost si Miriam ng kanyang litrato sa IG at ikinuwento nga kung gaano ka-painful ang naging karanasan niya sa mastitis. Earlier that afternoon, Elijah was snuggling against me and accidentally elbowed my breast. By early evening, my breast was engorged, warm, sore, and tender. And by 9 p.m, I was starting to feel feverish. Simulang kwento ni Miriam. I text my OB-GYN at Dr. Becky Singson of my plight, and she suggested to take a paracetamol and quadruple my intake of advanced omega pills to help reduce inflammation. Getting the baby to drain my breast was super painful that I really winced in pain and teared up at some point, but it had to be done. Took this photo as a reminder of that night. By God's grace, now I feel better, pahayag pa ng actress, TV host. Nagbigay din siya ng mensahe para sa mga tulad niyang mami na nakakaranas din ng mastitis at iba pang health problems. I don't know what challenges you are facing, whether you are breastfeeding mom like me or if you are suffering through depression, a physical, financial, emotional, or spiritual challenge. Know that God will never give you a challenge that you cannot handle. His grace is always sufficient and you can rely on Him to give you a strength you need at any given time. I can do all things in Christ who gives me strength, Philippians 4:13. Pahabol pa niyang post gamit ang hashtag, #NationalBreastfeedingMonth, #BreastfeedingMom, #MastitisSurvivor, at #JesusIsMyHealer. Sakto naman ang pagsishare ni Miriam ng kanyang mastitis experience sa publiko dahil ipinagdiwang din niya ngayong August ang Breastfeeding Awareness Month sa Pilipinas. Maituturing na Miracle Baby ang pangalawang anak ni Miriam Kembao at ni Ardy Roberto. Tatandaang nanganak si Miriam sa edad na 46 years old. Isinilang niya ang isang lalaking sanggol noong July 21, 2021 sa pamamagitan ng cesarean section sa Asian Hospital and Medical Center in Muntinlupa City. Pinangalanan nilang si Ezekiel Isaiah or Baby Zeki ang kanilang sanggol. Nagpapasalamat si Miriam sa lahat ng mga nananalangin sa kanya. Ito ang ipinost ni Miriam sa kanyang Instagram account. Good morning! Thank you for your prayers. We are delighted to announce that our miracle baby Ezekiel Isaiah Zeki Kembao Roberto was born at 37 weeks and 1 day on July 12, 2021 at 6:06 p.m. weighing 7 pounds and 1 ounce with a length of 5 cm and Afghar score at 9/9. Glory to God. Thank you to all who prayed and journeyed with us this far. Do keep us in your prayers as we transition into the new season of our family life. Nagpapasalamat din siya sa ating Diyos na patuloy na nagpapalakas sa kanya. Indeed, God is good. Praise God who has provided strength and sustained us this far. His grace is sufficient
and our dependence is on Him who has blessed us with another miracle. All praise and glory to God. Ang panganay ng mag-asawa ay nangangalang Elijah at inampo naman nila si Joshua na 13 anyos na ngayon. May mga bagay talagang dapat nating pinapansin, lalo na sa kalusugan ng isang tao, higit lalo sa mga kababaihan. Ang mga kababaihan ay may taglay na espesyal na pakiramdam, lalo na sa kanilang kalusugan. Kung may mga nararamdaman kang kakaiba sa iyong katawan na sa tingin mo'y nakakaapekto sa iyong kalusugan, huwag kang mahiyang magpakonsulta sa doktor upang maagapan ka agad at hindi na mahantong sa bagay na hindi mo inaasahan. Laging tandaan na ang ating kalusugan ay siya nating puhunan. Eka nga ng ibang doktor, you have to invest for your health. Kaya, huwag tayong maging madamot para sa ating kalusugan. Lalo na ngayong panahon ng pandemya, hindi lamang COVID-19 ang dapat nating iwasan, kundi lahat ng klaseng karamdaman ay dapat nating iwasan. Ugaliing malinis sa katawan at sa buong kabahayan upang hindi madaling madapuan ng anumang klaseng sakit. Anong masasabi ninyo tungkol sa ating vlog ngayon? May naranasan na ba kayong ganyang klaseng eksena ng buhay? Kung gayon, magkomento na kayo sa comment section ng video ito kung ano ang inyong mga nararamdaman o kung ano ang nasa isipan ninyo. At kung ikaw ay bago pa o matagal na sa channel na ito, pero di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na rin at i-like and share ang video ito. At para naman lagi kang ma-notify para sa mga sumusunod nating mga videos, i-click ang notification bell. At kung gusto nyo pang mapanood ang iba ko pang mga videos, i-click ang I button sa videong ito. At sa katapusan ay may dalawang end screen videos na pwede nyong i-click at panoorin. Kaya dito na kayo sa viral trends kung tinatamad kayong magbasa ng mga artikulo, lalo na kung namimiss nyo na ang inyong mga iniidolong mga artista. Huwag magsawang balik-balikan ang channel na ito na siyang maghahatid sa inyo ng kasiyahan. Hanggang sa muli at maraming salamat sa panunood at sa walang sawang pagsuporta sa viral trends.